up guys? So ayan, buksan lang natin ang ating ilaw. Ayan, kita. So ayun na. Welcome to my channel again. Actually, welcome na kasi nakastart ko lang naman. So for today, ayan, pasensya na dahil medyo magulo yung buhok ko kasi kaka-uwi ko lang. So yes, welcome for today's first ever haul. So since magpapasko na, ilang araw na lang Pasko na, tayo ay magdi-Divisoria haul since last week po ay galing ako ng Divisoria para pumili ng pang gifts. Actually, yung iba dito is nabalot na namin and naibigay na namin. So, sana maalala ko lahat ng prices niya. Hindi po lahat ng ipapakita ko is ipangre-regalo ko. Yung iba dito ay pangre-regalo ng mother ko. Pero meron din lang ako mga binili dito for myself. So, let's start. So, start natin yung mga pang-regalo ko or pang-regalo ng mother ko. So, first is, ayan. Sana nakikita niyo, ayan. Ayan. It's, Captain America. Relo siya, actually. Watch siya. Pwede sa wrist or pwede lang na nakatayo lang siyang ganyan. Ayan. Yung mga instructions siya sa likod. Likod, I'm sorry. Ayan. So, makikita nyo na ito ay pwedeng-pwede ito sa mga inaanak nyo, kapatid nyo na mas bata sa inyo. Ayan. And useful din siya, especially sa mga natututo pa lang pumasa ng relo. So, next time. Ito is 150 ata ito, if I'm not mistaken. Dalawa yung nabili namin ito, pero pinaregalo na isa. So, ayan. Next will be ito. Ano ito? Something bag lang siya. Maliit na bag siya. Meron kasi akong bag na maliit din, na black din. Ayan, medyo hindi kita. Na nabili ko siya sa Miniso. And then, yung isang inaanak slash pamangkin ko is gusto ng ganung bag. So, sakto naman Pasko and wala naman akong sobrang budget para pera ang ibigay ko. Ayan, ito na. Tutugon yung pinghiling niyang bag. Since medyo medyo dalaga naman. So, hindi ko na maalala kung ano yung price nito, pero naglalaro lang siya sa 150 to 250. Okay. Next will be ito. Sa isang store ko lang to binili. And then, may mga binili din akong pens pa, yung normal pens lang. Ito kasi is neon color pens kasi may binili ako dun sa store na yon na yung black pages na notebook siya na ibibigay ko sa friends ko. So, ito is around 100 to 150 kasi neon color nga siya. Then, yung isa, yung tulad nito na as in parang sign pens lang siya, na cute yung design. At pang, as in, may pang mahilig sa mga stationery. 100 pesos lang yun. So, ayun guys, ito yung sinasabi ko na ball pens na nabili ko. So, ayan, 100 pesos lang yan. Ang ganda niya, ang cute niya. Meron ako dati nito. Nabili ko sa parang changi-changi sa Trinoma dun sa gitna. So, ayun. Nakabili na ako ulit nito. And great for gifts din siya, lalo na ako mahilig sa stationery. Yung pagbibigyan. Then, yung ano na yun, napanregalo ko na sa siya, kaya wala siya. Para siyang planner or parang diary siya. Then, it cost 100 pesos nung binili ko kasi maramihan yung binili ko. Pero it's actually 120 pag konti-konti na binili mo. So ayun, parang mas maganda na mag-wholesale ka. Na late ko nang naisip kasi hindi ko masyadong mabilang kung ilan yung bibigyan ko. And hindi ko pa sigurado kung sino-sino nga. So ayun, pero kung kayo ay alam niyo na kung sino pagbibigyan nyo, mag-wholesale na lang kayo kasi mas mura. Plus, kung gusto nyo malaman kung saan ko nabili yung etong mga to. Ito, yung mga stationery na to. So, 168 siya. Diba, dun sa, pag pumasok ka dun, pwede ka pa lumabas ulit para makapunta dun sa isang part nila. So, dun yun, hanapin nyo lang dun. Maraming mga stationeries dun. Isang mahabang store sila dun. Then, yung relo is sa 168 ko din. Ano, sa 999 ko siya nabili, same as the bag. So, ayun. So, balik tayo sa haul natin. So, ayun. Ito naman, mga Hello Kitty watches.
siya. And dalawa siya actually. So, naniregalo naman ito ng mother ko sa kanyang mga inaanak. Actually, ako gusto ko nito. Kasi Hello Kitty siya. Kaya, ayan. So, ayan. Medyo pricey ito noong una. Kaso, pinawalan namin. Kasi, since na dalawa namin bibili. So, sa halos lahat ng, alam naman natin sa Divisoria, maraming mga Hello Kitty stores yan dyan. So, halos lahat ng Hello Kitty stores meron ganito. Ang ganda niya nga, pwede din siya sa pang teenagers na tulad ko. So, gusto ko talagang bumili. If I had a chance na malagpon. So, another Hello Kitty product. Sayang hindi sa akin, pero re-regalo ulit. Hello Kitty plate siya. And ayun, makikita nyo lang din siya sa mga stores. Halos lahat naman na nabili namin. Wala naman kayo masyado nabili na nag 300 and above. Konting, as in, konting-konti lang yun. Ito, since mag kami ay magsuswimming for Christmas, eh, baka kaiba swimming Christmas. Yan, bumili ako nito. Ano siya? Goggles siya. Actually, binili namin, bumili din kami ng shorts. Goggles siya, 250 ata siya, or 200, basta alin lang dun. And maganda naman yung quality niya. Ayan, maganda siya. Mukhang naman pumatagan kasi lagi ako napapagalitan dahil hindi ako nag-goggles. So, ayan, goggles. Ito, Hello Kitty spoon and fork. Ayan. Hindi ko maalala kung para kanino to. Pero spoon and fork siya ng Hello Kitty. So, alam niyo na. Basta sa mga Hello Kitty stores na yan. Ayan, medyo matatapos na tayo sa bag na ito. Kasi nga, napangregalo. Ano, ito yung unang bag namin. Napunong-punong bumili kami. Ayan. Ito na ang last. Ano ko dito? So, ito is pang regalo ko sa friends ko. So, ayan. Ito. Drawing pad siya. Ayan. So, 100 to 200 lang din to. Unicorn yung design niya. Kaya yung pagbibigyan ko sa nito, yung isa is taking VAS or something about drawing sa UE. Then, yung isa kong friend naman is mahilig talaga siya mag-drawing. So, ito yung naisip ko ibigay sa kanila. Then, bala ko din bigyan nung sign pen na katulad nung nabili ko kasi meron pa akong mga extra. Then, kung yun nakita niyo yung neon na mga pens kanina, para dito yan, ayan. 25 pesos lang ang isa ata, if I'm not mistaken. So, ayan, may pagbibigyan ako mga friends ko naman na last year pa ata nila naghanap nito kasi ako nakahanap ako ng ganito na medyo malaki sa SM Stationery. So, ayun, nakita ko. So, ito na i-regalo ko sa ano. So, medyo gipit nga tayo ng mga panahon na ito. So, ayun. So, tapos na tayo sa isang bag. So, ayun, balik ko lang yung iba. Kasi, ang kalat din ng mga besh. Makalat siyang tingnan. Kasi, iba ay mga kinalat. Para, din tayo nahirapang mag-ayos later on. Diba? Kapag-vlog ka naman sa guys. Daw ate. Ayan. Ito yung isang bag. So, let's go on. Ito. Ito sa bag na to. Actually, wala siya masyado naman. Ito. Bumili kami ng unang Peppa Pig. Alam ko, ito yung para dun sa kapang inaanak. Slash pamangkin. Hindi ako kasi kasama mo nito. Kasi tumitingin ako ng pangre-regalo ko. Sa katapat na makeup store dun. So, ayan. Good for kids. Or my life on. And then, one thing I bought for myself is a tripod. Ay, sorry. Ayan. Tripod. Ayan. Sorry. Ayan. Tripod. Really cost for 100 pesos. Pero natawaran namin siya. 360. Tapos, 380. Tapos, napababa pa namin siya. So, ayan. Pwede na rin siya sa literal na camera, kahit hindi phone lang. And, handy-dandy siya. Handy-dandy. Madadala mo siya kasi naliliit na naman siya. So, ganito siyang katangkad. Paliliit. So, ayan. Yan yung isa na para sa sarili ko. At, meron pa dito para sa akin. At, ito. If I'm not mistaken, ito yung mirror na Hello Kitty na pinili ko. Sana tama ako nang mula. Ayos. Ito yung mirror ni Hello Kitty na nabili ko.
kasi nga, wala lang, gusto ko lang manira. Hi, people of the earth. Ayan. Yan. Ayan, makapapat na talaga. So, ayan. Ganyan lang siya. Kabit natin para lang ito yung mga brush. Ayan, guys. Ganyan siya. Diba, pang makeup ka na. Pang makeup. Ayan. Pwede ko idikit yung green light dito. So, hanggalin lang natin. At ibalik na natin sa kanilang lalagyan niya. So, ayan, guys. This, alam niyo, mas mahaba sana to kasi dapat nung mag-vlog ako is last week. Kaso, yung wala akong pasok, which is Thursday last week. Mga ganun. Tumutang ako kanilang late. Kasi NCAA kasi yun, yung mga delivery. Kaso, nung late na ako nagising, kasi kailangan kong may pasang file, then nagka-problema ako sa isang project. So, ayun, hindi ko na siya na-vlog. So, ayun. Sayang, diba? Kompleto sana siya. Tapos, nung hindi sa pag-uwi ko, dumiretso nga ako ng Manila kasi may practice ako nun. So, ayun. So, sa pang, ito, halos lahat, kaya may na mga susunod is para sa akin na lang kasi konti na lang siya. Pag makabili ako na to, 35 is 34,100 ata. Ano siya nabili. Ayan. Ayan. Actually, meron ako nabili dati. Mga parang, ganito siya. Tapos nilalagyan ko ngayon ng brushes ko. Tapos yung aking Sanrio na nabili doon sa Beauty Sorry Report. So, ito yung last. If you've watched Ray Hermer's or Ate Ray's vlogs, nung nag-Beauty Sorry Hold siya, if I'm not mistaken, ito yung product, which is ito, Glad King. This is professional makeup kits and tools store sa Divisoria. Meron sa 999 store nila. Yan, meron dun sa harap pag napag lumabas ka is nakikita mo yung Pure Gold or basta ganun, basta malapit siya dun sa pinaharap talaga. Then merong isa pag dun ka sa may likod galing. So ayan. So nung yung unang Glide King store na napunta namin is sa likod kasi kami galing kasi galing kami ng Chinatown. So ayun, Glad King. So kung gusto niyo silang makita with their official sites, that's www.gladking.com.ph. So ayan. That's first, ito yung nabili ko dun sa unang store. A brush. Ito. Actually, ang ganda niya. Ayan, nag-dim na yung light kasi maglalabat na siya. Pagpasensya niyo na. So ayan. Ayan yung brush na nakikita niyo pa. Then, hindi ko kasi nakita na yung spoolie na talagang spoolie siya. So, ayan. Ayan, nakabili ako ng spoolie siya. 5 pesos lang siya. So, dalawa na yung binili ko. So, yun yung dun sa unang Glad King store na pasukan ko. Then, next is yung gamit ko nga ngayon na ring light. Ito. Ayan. Ayan. Which is 250 siya. Ayan. Then, dami na ako nabili dun sa second store. So, then, pang regalo, nakabili ako ng mirror. Ayan. Ang cute ng design niya kasi. This is like 60 pesos or 40 pesos. So, ayun. 60 pesos nga ata to. 40. So, karamihan pang regalo ko ng gato. Siguro mga may 8 or 5, 7 yung nabili kong ganito. So, may sumobra pang dalaw. Na actually, may isa pa doon na nakabalot. And, meron pang na napangregalo ko din kasi nakabalot pa kasi siya kasi akala ko baka may pagkulangan akong pagbigyan. Beauty blender siya, 100 pesos lang. So, ayun. Di ba may pangregalo. Tapos ito, ayan. Bumili ako ng falsies. Kasi kailangan ko siya minsan sa akin pag mo-modeling. Kasi minsan wala yung makeup artist. Or hindi yung talagang makeup artist ko yung gamit ko. So, ayan. Pagpasensya niyo na talaga yung ring light. Hindi ko kasi siya na-charge. So, ayan. Mahal to. 130 ko to nabili kasi ito, hindi ko siya nakita. Hindi ko talaga siya nakita. Ito yung katulong binili ni Ray Hermer. Yung Ate Ray. 70 pesos lang siya. Ayan. Undain na niya. Sayang naman, di ba? Hindi ko siya nakita kasi din sa limang store na pagbilang ko. Then, bumili ako nito dahil nakita na naman ang ate girl na sa Hello Kitty. Ayan. Hello Kitty na beauty, yung jelly beauty blender. Silicone beauty blender.
Tapos meron pang isa to, kulay blue siya. Na hindi Hello Kitty. Kaya so, pinang monito ko kasi yun. Sama nung mirror. So, last na nag... hindi ko pala siya last. So, ito naman. So, ito naman. Ito. Nakakita na ako ng spoon talaga siya na mahaba. Then, 50 pesos lang siya, guys. So, sulit. Actually, ayan. Ayan. Spoolie. And the last thing, another mirror for me. 100 ata to or 80 pesos. Ganun. Ayan, ang cute si Bonnie siya. For me ulit. So, ayun. Bandami ko nabili. Para sa sarili ko, para lang. Sa isang store lang lahat yan. So, parang karamihan ng nabili ko is sa Glad. So, ayun guys. Diba? So, and guys, tip lang. Pag gusto nyo bumili dun, pwede nyo i-ask na hawakan nyo yung mismong brush. Pwede nito, itong brush na to. Nahawakan ko siya guys, yung sobrang soft niya. Ayun, sobrang soft niya talaga. So, balik ko natin sa headset. Kasi baka makalimpa ko naman ito. Ayan. Lagas ko ng dalawang mirror kasi pang re-gift ko siya. Bala ko, pang gift. So, ayun. So, konting tips lang siguro pag pupunta ng Divisoria. Kung, syempre sa panahon ngayon, medyo sobrang, kung nung pumunta kami na last week lang yun, sobrang tao na niya. Paano pa kaya nitong mga weeks na to na mas malapit na yung Christmas? Syempre, mas matao na yan. And, advice ko lang, kung kayo lang mag-isa pupunta, siguro, always keep in mind of your belongings. And, kasi hindi niyo alam kung ano mangyayari ngayon doon. Kasi alam niyo, sobrang tao. And, si Candy na, pero syempre, bilang isang ano, hindi maiwasang maglabas ng phone. Kung meron kayong phone, kung yung SIM ng phone nyo is pwedeng ilipat sa small phone lang, pwede nyo mas advisable na ilipat nyo siya. Next advice is magdala kayo ng mga bag na ganito. Eco bags. Diyan nyo ilagay lahat ng pinamili nyo para hindi kayo magmukhang ano, kakabit-bit lang ng sobrang dami. Kasi darating sa punto na may bibit-biting ka lang talaga dyan na parang ganito lang. Kasi tulad nito, pag siniksik nyo siya doon, may chance na mag-crack siya or mabalik siya. Or kaya ito, hindi na darating din sa point na hindi magkakasya. So, magbibit-bit ka talaga. Tulad nito, may bag talaga na pwede mo pang siksikan. Pero puno yan talaga na binili namin. Pwede nyo naman bit-bitin. Kisa sa isiksik nyo pa dito, ilang mirrors yung meron dito, diba? Next step is kung tulad ko kayo na hindi marunong mag tumawad, humingi ng tawad sa nagbibenta. Especially mostly doon Chinese yung nagbibenta. Not against them. Pero mahilig, para lang makabili ka, pagbibigyan ka nila sa tawad. So, advisable ko na magsama kayo ng mother nyo or lola nyo. Or kasi naman tao na magaling magaling humingi ng tawad. Then lastly, syempre, list down nyo lahat ng pagbibigyan nyo. Kasi ngayon, marami pala ako nakalimutan na gusto kong bigyan. Kasi nagdadalawang isip pa ako. Pero at least list down nyo, at least, kung hindi nyo tutuloy na ibibigyan sila, at least may extra kayo, di ba? Tulad nun, bumili ako ng extra things na pwedeng ibigay ko sakaling may makalimutan man ako bigyan. So, yun lang, di ba? Ayan ang ating 18-minute vlog. 18-minute vlog. Grabe, naka 18 minutes na ako para lang sa whole night. So, ayan guys. Thank you for watching and I hope you enjoy our Divisoria haul. And yan guys, Merry Christmas to all and Happy New Year. And please do subscribe and comment everything you want to comment. So thank you guys and God bless.